Matapos nga na ibalita mga idol na ang team nga daw ng Lakers ay napag-usapan ang pagkuha kay Kyrie Irving mga idol last season, etong ESPN, etong si Kendrick Perkins mga idol ay meron niyang suggestion sa team ng Los Angeles Lakers. Sabi ni Perk, "If I'm the Lakers, I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving." Sinasuggest niya nga mga idol ang swap ng player na si AD at si Kyrie. AD mapupunta sa Brooklyn, Kyrie sa team ng Lakers. Matutuloy ang reunion ni LeBron James at ni Kyrie Irving. Pero mga idol, naging hati ang mga Lakers fans sa balitang ito. Ang iba ay 100% umaagree dito. Nakita naman daw natin kung ano ang epekto ni Kyrie kay LeBron at ang epekto ni LeBron kay Kyrie. Nanalo daw sila ng championship. At syempre, marami din ang magdi-disagree. Malaki nga daw ang pagkakaiba ni AD at ni Kyrie. AD, may opensa na, may depensa pa, samantalang si Kyrie Irving ay panay opensa lamang. At hindi pa nga sigurado mga idol kung laging maglalaro itong si Irving. Ang problema lang naman daw talaga dito kay AD mga idol ay ang kanyang mga injuries. Pero once na healthy nga daw mga idol itong si Anthony Davis, ay siya ay isa sa mga top 5 players sa NBA. Pero mga idol, kayo, ano bang opinion nyo dito? Iko-consider nyo bang i-trade si Anthony Davis para kay Kyrie Irving? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga, Draymond Green parang babawi sa team ng Memphis at mukhang hindi nga siya takot. Sabi niya nga mga idol sa kanyang pahayag, "Somebody wants smoke, you got to want smoke or you lose." Ibig sabihin niyan mga idol na ito nga daw Memphis ay talagang nilalabanan sila ng bakbakan, dikdikan mga idol. At kapag hindi nga daw bumawi o gumante itong sila Draymond Green ay matatalo ang kanilang team. Sa mandaling sabi, kapag ikaw binato ng bato, batuhin mo rin ng bato. Bawian lang mga idol, sino matira, sila ang mananalo. Ganyan nga mga idol ang pinapalabas si Draymond Green sa kanyang pahayag. Bakbakan nga talaga mga idol ang mangyayari at walang balak umatras ang team ng Warriors. Pero anyways mga idol, coaching update nga tayo sa team ng Los Angeles Lakers. Ngayong araw ay in-interview nga nila ang dalawang coach na ito. Si Mark Johnson na kanilang long time prospect na at ang former head coach naman ng Portland Trail Blazers na si Terry Stotts. Silang dalawa mga idol ang latest sa mga coaches na in-interview ng team ng Lakers. At so far nga mga idol, patuloy ang paghahanap ng team ng Lakers sa kanilang next head coach. At sa ating panghuling balita naman mga idol, Luka Doncic, Dallas Mavericks, finally ay nakabawi na nga sa team ng Phoenix Suns. Panalo sila sa kanilang Game 3 matchup, 103-94. Etong si Luka Doncic, Jalen Brunson ang nanguna. Eto nga si Brunson ay may 28 points, 5 assists. Luka Doncic almost triple-double with 26 points, 13 rebounds, 9 assists at 2 steals. Sobrang solid nga ng performance ng team ng Dallas dito mga idol, kaya nga't nakakuha na sila finally ng isang panalo sa series na ito. At yan na nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!